ganda ka, gwapo ka. Hello guys! Good evening sa inyong lahat. Welcome back dito sa aking YouTube channel. At kung ikaw nga ay hindi pa updated sa aking mga videos, ikaw ay mag-subscribe na and click the tiny bell para updated ka sa aking mga videos. So guys, this time, pag-uusapan natin kung paano mo malalaman na malapit ka ng i-break ng jowa mo, ng boyfriend, girlfriend. So mostly sa mga YouTuber, sinishare nila kung paano mo malalaman na hindi ka na mahal ng boyfriend, girlfriend mo, kung paano mo malalaman na loyal ang boyfriend mo. So this time, ibahin naman natin paano mo malalaman na malapit ka ng i-break ng boyfriend mo. Dahil nga sa lahat ng sitwasyon talaga doon na pupunta. So ngayon mo na malalaman na malapit ka ng i-break ng boyfriend, girlfriend mo. So guys, una, nag-iisip na siya kung paano niya sasabihin sa'yo na hindi ka na niya mahal at hindi niya kaya sabihin sa'yo ng direktahan, baka masaktan ka. Dahil nga alam niyang mahal na mahal mo pa siya. So, samantalang siya, wala na siyang nararamdaman sa'yo, kaya nag-iisip na siya ng mga paraan kung paano kanya hihiwalayan sa simpleng pamamaraan. So dahil nga pag hiniwalayan mo yung isang tao, yung girlfriend, boyfriend mo, walang simpleng paraan, kundi ang isa't isa sa inyo ay maaring masaktan. Maaring sa kanya, easy lang, walang problema, dahil alam niyang hindi kanya na mahal. Pero sa taong mahal na mahal ka pa rin niya, talagang mas masakit. So yun guys, kung may mga ganyang sintomas na yung boyfriend mo, at syempre mararamdaman mo na din yan, dahil nga pagkasama mo siya, malawak na yung pag-iisip niya, hindi na siya makatingin sa inyo ng diretsahan. So guys, isa na yan sa mga hint kung paano mo malaman na malapit ka ng i-break ng jowa mo at nag-iisip na siya ng paraan. Second, may i-chat-chat siya sa'yo, may i-text siya sa'yo, pero hindi niya masisend dahil nga takot siya na maramdaman mo yung sitwasyon na yung feeling ng broken-hearted ka. So, nag-iisip na siya ng mga, actually nagta-type-type na siya sa cellphone niya, na kung anong sasabihin niya sa'yo, yung way na hindi ka masaktan, yung kunyari sasabihin niya, babe, kasi ganito eh, kasi may mga times talaga na napapagod na ako, alam mo yun babe, parang mga pag-ganyan-ganyan, mga style ng mga walang hiya na yan, diba? Kasi ayaw nilang diretsahin ka dahil alam niyang masasaktan ka. Diba? So kung may ganyan kang hint, puntahan mo na yung phone niya at hanapin mo yung conversation yung dalawa. At as for sure, hindi madidelete yung ina-type niya hanggat hindi niya sisend. Diba? Unless na lang kung burahin niya. Diba? So pag may mga ganyang sintomas na yung boyfriend niyo, so actually mahirap hulaan na nag-chat-chat siya ng ganun dahil hindi mo naman na-receive, diba? Pero madali lang yan. Pagkuhanin mo yung phone niya at halongkatin mo yung conversation yung dalawa. For sure, may mga messages siya doon na hindi niya pa nasisend sa'yo. So guys, pangalawa yan sa pwede niyong malaman kung malapit ka ng i-break ng jowa mo. Yung pangatlong sign na gusto ka ng hiwalayan ng boyfriend mo or girlfriend mo ay yung nakikipag-chat na siya sa iba, nakikipag-landian na siya sa iba para ikaw na mismo yung humiwalay sa kanya. Dahil may mga ganong tao na hindi siya makadirect ng salita sa'yo pag alam niyang may kabalbalan na siyang gagawin. So guys, kung ganyan yung jowa mo, nakikipag-chat na siya sa iba, ibig sabihin nun, gusto ka na niyang hiwalayan. Hindi niya lang masabi at gagawa na lang siya ng paraan para ikaw na lang mismo yung humiwalay sa kanya. May mga tao na may gustong sabihin pero hindi kaya magsalita dahil naduluwag pag alam niyang may gagawin siyang kakaiba para sa'yo. So guys, kung yung pangatlong sign na yan ay nararamdaman mo na sa boyfriend, girlfriend mo, abay, kumprontahin mo na, huwag ka nang mag-atubuli, girahin mo. So hindi naman, lahat naman kasi nadadaan sa pakiusap kung pwede. Pero pag ayaw na talaga sa'yo ng boyfriend, girlfriend mo, huwag mo nang pilitin dahil masasaktan ka lang. May mga bagay na hindi kailangan pilitin kasi kusa naman niyang gagawa ng paraan kung talagang mahal ka. Sa ganyang sitwasyon, wala kang ibang lalapitan kundi sarili mo lang. Kaibigan mo, sometimes may mga kaibigan na talagang brutal. Sabi, hiwalay mo yan, wala ka nang pakinabang dyan. Diba? Pero sometimes may mga kaibigan din na tiis-tiis lang, besh.
Kasi alam mo na, siguro talagang mahalipart lang yung jowa mo, kaya ganyan siya. Pero mahal ka niya. Diba? Pero hindi niya naiisip kung anong nararamdaman mo tuwing may kalantari sa iba. Chat, Jennifer. Pang-apat na sign. Panay post sa Facebook ng puro hugot, kunyari siya ang nahiwalayan. Diba? Marami sa mga ganyan na kunyari siya ang apektado, kunyari siya ang broken-hearted, pero yung totoo, siya ang mahilig mag-iwan. Tapos babalik ta rin yung sitwasyon na kisyo siya yung nawalan. Ito na naman ako, di mal... Huwag kayong ganyan. Huwag kayong paasa kung alam mo namang walang pag-asa. Yung bagyo nga umaalis pag wala ng pag-asa. Kayo pa. Panglimang signs. Panay kwento ng mga nakaraan niya sa exes niya na kisyo ganito na hindi niya nakikita sa present boyfriend, girlfriend niya na gusto niyang maramdaman yun, na kisyo iparamdam niya sa'yo na talagang walang-wala ka dun sa nakaraang relasyon niya, sa mga exes niya. Bakit mo iparamdam yung nakaraan mo sa present mo na hindi sila pareho? Tandaan mo, ginawa mo siya dahil gusto mo siya, hindi yung ipagkumpiran mo yung dalawa. Huwag mong sabihin mahal mo siya kung ikukumpire mo lang din siya sa nakaraan mong jowa na iniwan mo lang din mag-isa. Ito na naman ako! Pang-anim na signs. Panay tanong sa'yo ng mga bagay na ayaw mo sa kanya. Tapos magagalit pag sinabi mo na ayaw ko sa'yo dahil ganyan ka. Magagalit ngayon. Mag-iiritable ngayon yung buhay niya dahil sinabi mo sa kanya yung ayaw mo sa kanya. Yung totoo, yun lang ang maaari niyang gawin para mahiwalayan kanya. Huwag kang tanong ng tanong kung ayaw mo palang sabihin sa'yo yung totoong ugali mo. Sabihin mo sa kanya na ayaw mo sa kanya para matapos na ang gulo, matapos na ang problema, pero hindi eh. Pumasok ka sa ganyang sitwasyon, panindigan mo. Huwag kang pabebe na kala mo. Ganda ka, guwapo ka. So guys, kung may mga ganyang signs na nararamdaman mo sa jowa mo, patuhin mo agad. So guys, yan lamang po yung mga 6 signs na talaga namang matindi at pwede mong gamitin sa panghuhula doon sa boyfriend mo, girlfriend mo na talagang gusto ka ng hiwalayan. Dahil sa panahon ngayon, may mga tricks din ang mga yan kung paano kahiwalayan na hindi ka masasaktan. Nakisyo sila ang nasakyan. Nakisyo sila ang nasaktan kalaunan. Mga ganyan yung mga tao na yan, baliktara na lang yung sitwasyon ngayon dito sa mundo. Kung gusto nga nila yung isang bagay na pagkakamali pa nila, babaliktarin ikaw ngayon yung magsusorry. So guys, mag-ingat kayo sa mga boyfriend, girlfriend mo na mga ganyang ugali dahil papalabasin at babaliktarin talaga lang yung sitwasyon. Nakisyo sila ang nasaktan at ikaw yung nang iwan. Pero yung totoo, isang linggo pa lang may kasama ng iba. Maraming salamat guys sa panonood dito sa aking YouTube channel. Kita-kits on my next video. Thank you so much. I love you. Mwah, mwah, mwah.